What's up guys? Welcome back sa YouTube channel natin, Judax Art, Music and More TV. So ngayon, kung bago lang kayo napadpa dito sa channel ko, paki-hit na lang yung subscribe button saka notification bell doon sa baba para mas updated tayo sa mga bagong ganap at mas updated tayo sa mga future videos o content na i-upload natin. So ngayon guys, ang pag-uusapan pala natin ay ang tungkol sa pagpipintura. So, shoutout ako sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy pa rin tumatangkilik sa channel natin. So, without further ado guys, pag-uusapan kasi natin ay ano nga ba ang unang i-apply? Epoxy primer o primer surfacer? At tapos, tatalakayan natin kung ano nga ba ang gamit ng primer surfacer at ano din ang gamit ng epoxy primer. Unang-una, ang pag-uusapan natin ay barely related lang talaga ito sa automotive painting. So, kasi doon tayo mas medyo may experience pagdating sa automotive painting. Sasabihin ko muna sa inyo, ang epoxy primer, yun yung pinaka high-end na klase ng pintura na pang primer. Kung i-classify kasi natin siya like a technology, ito yung high-end. Ito yung napaka top kind of paint, lalong-lalo na kung primer sa automotive painting. Lalong-lalo na kung nag-bodybuild kayo ng isang sasakyan o isang attachment para sa iyan, isang sasakyan, barely metal yon, walang protection pa yon. So ang gagawin mo dun, pipinturahan mo talaga sana ang epoxy primer. Bakit? Kasi yung epoxy primer, kaiba niya kasi sa enamel saka sa acrylic, is yung epoxy primer, yung components o compound na nang doon is durable. Mayroon din siyang elasticity at longer resistance sa mga moisture saka rust. So yun yung nagiging advantage talaga niya compare doon sa ibang klase ng primer. One point is epoxy primer talaga yung ginagamit doon sa mga sasakyan. Hindi sila gumagamit ng enamel dahil number one point doon is yung enamel kasi nagre-react doon sa ginagamitin mo ngayong pintura. Lalong-lalo na kung gagamit ka ng urethane paint, enamel yung base mo. Hindi mag-work kasi kukulubot yun. So yun, una mong i-apply epoxy primer doon sa pinaka-metal niya talaga. Tapos mo na siyang i-cup brush. Huwag mo talagang kalimutang mag-cup brush bago ka mag-apply ng epoxy primer. Kasi yung cup brush, siya yung magtatanggal at magsusugat doon sa metal para kumapit yung pintura. Nga guys, pagkatapos na epoxy primer, doon na rin papasok yung tinatawag natin masilya o body filler. Kasi doon sa ang purpose din ng body filler, siya yung mag-correct sa lahat ng mga uneven surfaces na andun sa project mo. Kagaya ng pag-react ng metal doon sa pag-welding mo, kasi kahit gaano pa katuwid yan, pag nakaramdam na yan ng init, talagang magkakaroon ng curve lahat ng weldings mo. So pagkatapos mong magmasilya, isa-sanding mo siya from 120 sa first sanding mo, saka sa 240, which is pagkuha ng sanding marks ng 120. Yun yung magpapasmoothen doon sa masilya mo. So siguraduhin nyo lang guys na pag nag-apply kayo ng masilya, dapat kung maaari, napaka-smooth na yung pagkapahid mo ng masilya para hindi ka medyo, para hindi ka mas mahirapan doon sa pagsasanding. Yung pag-check mo lahat na smooth na yung pagka-smooth surface na, wala nang mga visible defects nakikita ng ating mata. Saka mo ngayon i-apply yung epoxy na naman, epoxy primer. Kasi yun yung kakapit doon sa body filler. So after nun, pagkatapos mo mag-apply ng epoxy primer, doon mo na ngayon makikita yung mga minor defects kagaya ng mga hindi mo nakita mga sanding marks ng mata mo, makikita mo doon. So doon na papasok yung primer surfacer. Maaari ba natin gamitin yung primer surfacer as a primer? Hindi na tayo gagamit ng epoxy primer. Well, pwede. Pag primer surfacer yung gagamitin mo, hindi ganun siya talaga
napakapulido. Kasi intended lang talaga siya to repair certain minor defects. Para lang siyang primer on the top of a primer. Kaya yun yung dapat nating malaman, no? Na ang pag-a-apply natin, una epoxy primer, tsaka na yung primer surfacer. Kasi yung primer surfacer, taga-repair lang siya. Yung mga hindi nakita ng mga mata natin na pwede niyang paggamitan. Yun yung kwan. Para sa pinholes talaga, tsaka mga minor defects, lalong-lalo na yung sanding marks. Yun yung talagang purpose niya. Nakikita niyo yan sa mga kasa, guys. Pag yung pinagawa mo na nagpapintura ka sa kasa, pag nagpapintura ka ulit, pag nagsasand sila, nakikita mo talaga yung green o di ka yellow na kulay. Yan yung primer surfacer na ginamit nila. Yan yung tinalakay natin ngayon. Sana ay nakatulong tayo para ma-pinpoint natin yung ano nga ba yung unang i-apply. Epoxy primer ba o primer surfacer? So guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, naway nakatulong tayo para ma-explain natin yung mga points na kailangan nyo sa mga tanong na kailangan yung masagot. Kung gustuhan nyo yung content natin, guys, paki-hit na lang yung like button, share at saka comment para at least malaman ko rin kung meron ba kayong ibang tanong aside sa content na meron na tayo ngayon. So guys, kung bago lang kayo, paki-hit na lang yung subscribe button at notification bell para mas updated tayo sa mga bawat happenings o mga updates sa channel natin. At saka guys, shout out ako lahat ng mga subscriber ko na patuloy na tumatangkilik sa YouTube channel natin. I am just a small YouTuber na nagbibigay lang sa inyo ng kaunting kalaman na alam ko na gusto nyo rin malaman. So hanggang sa muli guys, ito nga pala ang Judax Art, Music and More TV na mag-iwan sa inyo ang ating kaalaman ay pwede nating i-share kanino man. So hanggang sa muli. Bye guys!